Oh, good morning po. Dito po nandito po ngayon tayo sa part 2 ng ating paggawa ng lutein. So ito po yung paghuhugas na niya. Ayan, magdamag po natin siya binabad. Ayan, dito po tayo sa labas at medyo nadikit po ang pinaghugasan ng lutein. Kaya dapat madali siyang tanggalin sa pagkakadikit. So ating papansin po ay ito po ay maputi-puti na siya yan po. So hugasan po natin siya. Ayan, tatanggalin na po natin maputi hanggang matira yung pinaka-lutein niya. Ayan po. So ito po binabad ko ng 6 hours po hanggang ngayon. Ayan, 6 oras po siya. Pwede mo naman po siyang babarin ng hanggang 3 oras kung nagmamadali kayo. Kailangan ako po ay para makapagpahinga ang aking kamay pagmamasa. Kasi mapapasama naman po pag hinugasan agad. Kaya ang ginawa po natin ay inabot natin magdamag para may pahinga yung ating pagmamasa. Ayan po ang ating paghugas ng ating gluten. Yan. Para po na tayo naglalaba. So ito na po ang itsura ng ating kinugasang gluten. Gagamitan pa natin siya na itong pansala para hindi siya para madali sa ating makuha. So yung ito pong pinagugasan ng hari ng to, pwede nyo po itong ipunin. Papatiningin nyo po siya at pwede nyo siyang gawing tinapay o pancake tawag nila. So tayo naman po hindi nakain ng pancake. Mahabang proseso pa rin po yun ang ginagawa natin. Tapunan na natin siya. Kaya lang ang payo ko lang po pag itatapon nyo ito ay wag po dun sa hindi siya matutuyo agad dahil po nag-ibang umoy ng pinagtapunan nito. Kaya mas maganda dun itatapon sa lupa na matutuyo agad siya. Yan, para po hindi mag-anoy ang ating paligid. Para po siyang nabaho din pag hindi siya natuyo agad ang pinagkugasan ng harina. Yan po. Yan. So ito po ang gamit natin para sa pag sala ng ating mga harina. Yan po. Para makita natin yung may matitira pa. So dapat pag nilalagay po ng tubig dito, ito yung marami lang tubig ay dahil pinagbabara natin siya, kailangan nakalubog yung harina. So ngayon po dapat konti lang para madaling hugasan kasi mahirap pag madami ang tubig, ang hirap pang hugas. Ito pong itsura niya. Oh. Yan. Pero ito po hugasan pa natin ng mga ilang beses pa po. So kung titinan niyo po, ito po yung ating gluten meron. Okay na po siya. Nakailang hugasan pa tayo. Ayan po. Ito na po yung itsura niya talaga. Kailang hugasan po natin siya ng konti para hindi siya maghiwa-hiwalay pag nilaga natin. Tinan niyo po siya. Yan. So hugasan po natin siya. Ang tatandaan niyo lang po, sabihin ko sa inyo, pag kayo nagtatapon ng pinaghugasan ng gluten, huwag niyo ilalagay doon sa inyo yung mga halaman. Dahil ito po ay natigas ang lupa pag nilagay niyo sa doon. Maaaring yung halaman niyo mamatay. Natigas po yung pinaghugasan niya. Yun po ay nakakasira. So buong ako po, pinampilig ko, kala kayo gaganda yung halaman. Yung mas nagkumanda ay lalong namatay. So okay na po ito. Kalimitan po sa paghugas ng ganito, ang natitira sa amin sa tansya ko ay 25 kilos, naabot ng 18, 17 ang natitira. So yung marami-rami rin natatapon, kaya medyo mahal na po yun ang gluten. So ito po, ayan. Okay na po siya. Mabilis-bilis natin siya ng hugasan ngayon. At malambot ang pagkaka... Ayan po, yun ang itsura niya. So, hugasan po natin ng konti. Ayan, ganyan lang po paghuhugas niya. Bago natin siya tuluyang salang sa ating lutuan. Yan, okay na po ito. Yan, oh. Yan na po ang itsura niya. So, yung iba, minamadaling hugasan. Payo ko lang po sa inyo, yung mamadaling hugasan, dapat ganyan na siya. Kasi pag madaling yung hugasan, minsan may natitira pang harina. Yun po yung pangit na lapad siya. So napangit yung harina. Pati iba na po lasa-lasang harina pa rin siya. Hindi siya lasang gluten. So ito po ang itsura niya. Yan. Yan po siya. At yan niya po. Hindi na siya malagkit na siya. Yan po. So tayo po ipupunta naman sa ating pagluluto. So ito po ay ang ating mahabang proseso na po paggawa ng gluten. So ito na po siya. So maglalagay po tayo ng tubig. Yan po, may tubig siya. Yan. Pakukulin muna natin po siya tapos po lalagyan natin siya ng
ng toyo. Ito po mas masarap dato puti. Tapos mantika. Pag mantika po parang hindi siya dumikit. Yung gluten natin. So parang hindi dumikit yung gluten natin. So nandito po yung ating mga ginayak natin, ating mga sibuyas. Sibuyas, bawang, paminta. Gago po ilalagay pa siya pag umukulo na. So yan po. Pwede natin po siya lagyan ng laurel. Kaya lang yung iba ayaw ng laurel. Kaya hindi natin siya lalagyan ngayon. At yung iba ayaw ng ganun. Pero pwede niyo po siya lagyan. Pampasarap din ng laurel. Kaya lang yung iba ayaw ng lasa niyo. So yan po ang ilalagay natin. Hintay natin muna kumulo yung ating tubig doon. Bago natin ito ilagay. Tapos yung ating gluten. Yan po. So medyo nakulo na po yung ating inip na tubig. Ito po yung ating tubig. Nakulo na po siya. So pwede na po natin siya lagyan ng mantika. Ulangis. Ito po. Lalagyan natin siya. Para hindi dumikit. Pero parang sa spaghetti lang po yun. Yan. Lagyan natin siya. Tatantayin niya na lang. Na hindi dumikit yung ating gluten. Yan po. Ulangis na siya. Susunod po natin ay yung ating toyo naman. Yan. Ako po yung sumubok ng ibang toyo. Ibang lasa niya. Kaya mas masarap pa rin talaga yung dato puti. Siguro mas maraming bitsin. Yan po ang ating pinaka paglalaga ng gluten. Yan po siya. Bigyan pa po natin. Yan. Kulay itim na po siya. Yan po ay kapit sa ating gluten. So ito na po. Linagyan natin ng konting laurel. Ang ating ano, ating sa request ng iba. Gusto may laurel. Isang piraso lang po para lang siya lumasa. Ilalagyan po natin siya habang nakakulo ito. Yan. Mamaya-maya po yung ating gluten. Papakulin ulit natin siya dahil medyo nadagdagan siya. Na ang turo ng ibang lagalaw kaya napatigil ang pagkulo. Yan po. Tatakpan mo natin siya. So ayan po. Kumukulo na yung ating tubig. Yan po nakakulo na siya. Yan. Yan po nakakulo na siya. So ating pipirapirasyon natin ating gluten. Yung ating harina na yung naminasa. Yan po. Gato lang kalilit po dapat siya. Oh. Para yung lasa niya kumapit sa loob. Yan. Ganyan. Kahit medyo malaki na konti kaya lang sobrang laki. Napilalagyan natin sa isa-isa. Yan po natin siya na gano'n. Yan po. Ilalagyan natin sa isa-isa dun sa ating pinapakulong tubig. Pang mabilis-bilis ang ating paghugas kanina at malambot yung ating harina pagkumasa. So gano'n lang po pag medyo malambot yung ating masa, madali siyang hugasan. Pag matigas ang harina at pagkumasa, mahirap ang hugasan. Yan. So yan po ang ating gagawin dito. Hanggang sa maubos natin sa ilagay lahat doon sa ating pinakulong tubig. So huwag po kayo pag naghugas po kayo ng harina ng gluten, ang harina, huwag kayong manghinayang doon sa manapapatapon dahil yun po ay talagang pag hindi nanghinayang kayo doon ay ibang kalabasan ang inyong ginagawang harina o gluten. So huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel, Ronald Dayan po, tapos sa aking Facebook page po, Buhay Probinsyano. Huwag niyo pong kalimutan para sa iba pang kasunod na aking mga vlog. So ito na po yung ating gluten, ay lagyan natin siya. Yan po. Yung minasa nating harina, nandiyan na po siya. Hintay po natin siyang kumulo, ng kumulo ng kumulo. Hanggang siya yumawas, tapos hinahan po natin ating tubig. Ah, yung ating apoy para hindi siya mawas at least parang hanggang matapos. Matagal nga lang po paglalagan nito kung kayo ay kung kayo nang hinayang sa inyong gatong, pwede masakahoy po kaya lang tayo walang bala ng kahoy dito. Wala tayong luto ng kahoy. So itatakpan na muna po natin ating gluten, maya-maya po, papakita ko sa inyo pag kumukulo na siya. Lumalaki po siya, lumalaki. Nag-expand siya. Sarado na muna po natin. Ang ating pong nilalagay, sabi ko sa inyo, lumalaki na po siya. Nag-expand na po siya, napuno na yung ating pero kanina po yung maliliit lang siya. So yung lasa po ng ating bawang, sibuyas, paminta, pati yung laurel, pati yung toyo ay yun po magpapalasa sa kanya. Hindi nyo na kailangan lagyan ng nor. Kaya bahala po ay pag gusto nyo lagyan ng bitchin, derivate mo kayo ng bitchin. Pwede naman po pero masarap na po siya pag ano. So yun, ipapatagalin pa natin siya ng mga ilang minuto. Hindi po siya yan luto at huwag nyo pumamadaliin. Huwag nyo titirin gatong dahil
pag hindi po yan niya, hindi po yan siya naluto ng ayos, madali siya mapanis. At ano po yung iba pa lasa, maano siya. Hilaw-hilaw. Yan, kumbaga sa ano. So, mamaya-maya po ipapakita ko sa inyo pag malapit na siya maluto. So, huwag niyo pong kakalimutang haluin itong ganito at para yung ilalim ay mapay babaw. Para dapat din na mapailalim na may iba para pantay yung pagkakaluto niya. Ano nyo lang po siya. Haluin nyo lang ang konti. Yan po. Yan ang ating luto na ay malapit na maluto. Yan po. Yan na siya ang itsura niya. Yan ang ating gluten. Lumaki po siya. Expand siya. Nasiksik po yung mga nilagay natin pampalatas dyan sa kanyang pinaka gluten. So, yan po. Okay na po yung ating gluten. Siya, yan po. Makikita niyo po siya ay kulay ano na. Kulay toyo na yan. Kulay karne na siya. So, yung bahay kung kala nila karne yung mga hindi vegetarian. So, ito po yung karne namin mga vegetarian. So, yan po. Abangan po natin yung ating part 3. Pinakamasarap po yung ating pagluluto na ng mga kung anong patahayang pwede gluten sa gluten. So, shoutout po sa aking mga subscriber. 25 subscriber po. Sasunod sa isa-isahin ko kayo. So, ito po ang ating gluten na nataprocess na po siya. Yan po. Yan. Tapos na po siya. Bali, hinihingin natin siya. Pero ito na po yung kalalabasan niya. So, kahit anong luto po pwede natin gamitin dyan, parang karne din siya. So, ito po ay ang ating gluten. Pwede naman po natin siya din kainin na ganito. Yung aking anak ay ganito paborito, yung ilaga lang. Tapos sinasabaw niya ito. Ito po yung masarap ang sabaw niya. At may lock na rin siya talaga. So, paalam muna po at abangan niyo po yung part 3 niya na ating paano lutuin ang gluten o paano ano-ano ang pwedeng lutuin sa gluten na pagawin nating mga ulam. So, paalam na po sa oras na ito.